What's up mga motorista at welcome back sa ating channel. So today's video is a helmet review. Excited ako dahil itong Zebra na to is first time kong gagamitin at re-reviewin natin agad. Kilala nyo naman ako mga motorista. When it comes to helmet at motorcycle gears, motorcycle parts, etc. 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 ang hinahanap ko is good quality at budget meal. Pero bago natin simulan tong video na to, ipasok muna natin ang malupit na intro. Zebra helmet. Alam ko kung anong iniisip nyo. Registered ba yan? May DOT ba yan? May ICC ba yan? Tama nga naman. Always research pagdating sa mga gagamitin yung motorcycle gears. Pero before tayo dumiretso sa helmet review, unting history muna tayo sa Zebra. Alam mo ba na ang Zebra helmet dito sa Pinas ay magse-celebrate na ng kanilang 10-year anniversary? Ang tagal na, di ba? Buti pa ang Zebra nagtagal, pero kayo hindi. Joke lang. Zebra helmets were manufactured in China. Same with the other helmets na nasa Philippine market natin ngayon. Going back sa tanong nyo about safety. They have this sticker of DOT sa likod ng helmet. And approved sila ng DTI. At kung duda pa kayo, tingin nyo ba may magsusuot na isang racer ng substandard na helmet? Sa mga hindi nakakaalam, si Dustin Esguerra na nag-champion sa Super Scooter Division sa Shell Advanced Super Series noong 2018 ay Zebra helmet ang gamit. So pagdating sa safety and durability, check na ito sa ating listahan. Enough with the history and trivia about this Zebra helmet. Excited na ako yan box tong nasa loob na to. So guys, let's check it out! So guys, ito yung laman ng box. Of course, the helmet. At meron siyang libreng visor na smoke lens na. Which is, gusto ko to. pogi to. So, tabi muna natin tong smoke lens. Buksan na natin to. You know. So, ang model pala nitong helmet na to is Spirit. Ang maganda sa Zebra ngayon is pinapangalanan na nila ang mga helmet nila. So sa mga nakakakilala sa akin, gusto ko yung color na naglalaro sa black, gray, at white. Kaya alam nyo na kung bakit ito yung napili ko. So ano bang masasabi ko when it comes to the design? Ang masasabi ko lang is, nag-step up ang Zebra when it comes to the design. Kasi marami ako nakikitang Zebra before, pero medyo na pag-iiwanan yung design nila. Not like this one, na pwedeng-pwede kang may pagsabayan sa mga mamahaling brand. So, thumbs up nga pala kay Zebra dahil nag-step up sila when it comes to the design ng helmet. So, yun guys, let's check na natin yung helmet in detailed way. So, unang-una, pumunta muna tayo sa visor. So, ang pinaka-nakakabit na visor niya is clear visor. Then, pag inopen mo, maganda yung pinaka connection niya dito dahil snappy siya, hindi tulad ng ibang helmet na hindi nagla-lock. So, gusto ko yung nagla-lock para alam ko kung naka-close na or naka-open. So, another thing about this Zebra helmet is dual visor na. Which is very, very, very okay sa akin dahil may mga times kasi na sobrang liwanag sa daan, tirik yung araw.
So, kailangan natin to. At the same time, pag gabi na, iangat mo lang siya, naka-clear visor ka na, which is, pwedeng-pwede siya sa umaga at sa gabi. Another thing about the zebra is ang kanyang strap. Gusto ko yung strap niya kasi quick release barrel strap siya. Alam niyo yung pang roller blades? Actually, lahat na ng helmet na full face helmet, modular, yung mga present helmet is ganito na yung ginagamit. Kasi mabilis siyang tanggalin at mabilis siyang ikabit. Hindi niyo na masyado hahanapin. Plus, maganda yung lock niya kasi buckle lock nga siya. And as I can see, maganda yung strap niya. Hindi siya yung strap na mabilis mahihimulmol or makakalbo. So, another check para sa helmet na to. Then, another one is the air vents. As you can see, guys, meron siyang air vent sa harap. Meron siyang air vent sa taas. At meron siyang air vent sa pinakalikod. Okay? So, sa harap na air vent niya is meron siyang switch. Madali lang siyang i-switch. Up, down lang. Maganda rin yung pagkakagawa ng switch na to kasi mafe-feel mo na nagki-click talaga siya. So, alam mo kung open or close. So, medyo matigas yung switch na, which is okay sa akin dahil hindi siya kaagad-agad maglulus. Diba? So, another air vent sa ulo, which is, yan o. Kung naririnig nyo yung click, mas okay kasi nalalaman mo kung open or close yung air vent mo. So, yung air vent niya sa likod is wala siyang switch. Which is, okay lang din naman sa akin kasi hassle din naman kung mag-open and close ka ng air vent sa likod mo. Okay. So, isa pang nagustuhan ko dito sa Zebra Helmet Spirit is ang kanyang shell. So, yan nga. Pag-usapan natin yung shell. Kasi kung makikita nyo, slim type siya, which is gusto ko. Yung tipong medyo makipot yung nasa nguso mo. And kung i-compare ko siya sa mga helmet sa market natin, is halos same sila ng design ng helmet na hindi ganun ka-bulky. Ito yung mga helmet na trip ko na pag sinuot mo, hindi ka magmumukhang astronaut. Dahil as you can see, medyo slim type talaga siya. So kahit hindi ako naka-riding jacket, kahit naka-riding jersey lang ako, is medyo proportion pa rin tong helmet na to sa katawan ko. So guys, pumunta na tayo sa loob ng helmet. So as you can see, pag nakatihaya siya, ang ganda tsaka ang linis ng pagkakagawa. Masasabi mong medyo saucy or yung datingan niya medyo social, di ba? Kasi look at this one. Meron siyang mga leather patches dito, which is masasabi ko na maganda dahil pag pinatong mo siya somewhere or sa motor mo pag nakapark ka, pwede siyang maging stopper. Hindi siya ganun gumagalaw, so kumakapit siya, which is good thing for me. Kasi madalas ako nakalaglag ng helmet, kasi yung previous helmet ko, walang ganito. Plus, yung foam niya, yung padding niya sa loob, is malambot. Yan. So, sa second part pala ng review na to, titingnan natin yung performance niya, kung okay na okay ba talaga siya. Kung hindi ba ako natutulak, or baka may mga helmet kasi na nakaka-lockjaw sa sobrang kapal ng foam. Kahit sakto naman yung size ng helmet para sa'yo is nakaka-lockjaw talaga. So, yun. Checkin natin yung comfortability nito during sa performance review. So, another thing is, na nagustuhan ko kay Zebra is, ang maganda dito is detachable yung mga padding sa loob. So, madalas kasi, di ba, nagpapawis tayo, nagre-ride tayo. Lalo na dito sa Pinas na sobrang init. So, magpapawis to. So, mangangamoy pawis. Not like the other helmet na hindi siya detachable. Or sabi nga ni Motor, tanggalable. So, mahilig kasi ako sa deep cleaning. So, check to sa akin dahil tatanggalin ko lang itong mga padding na to at lalaban ko. So, enough with the sit-down helmet review. Pumunta na tayo sa performance review. So, yun nga guys, performance test na tayo. Unahin natin sa weight. So, sa weight niya is surprisingly lightweight siya, no? Medyo magaan siya compared sa mga helmet na nagamit ko na.
Although modular sila, pero nakapag-try na rin ako ng full face helmet and medyo mabigat. Not compared to this one na medyo magaan, which is good thing sa akin kasi alam mo na, pag long ride or kaya traffic, hindi makangalay yung leeg tsaka shoulders natin. So alam mo naman, pag nangalay yun, pwedeng maging cause ng aksidente. Pangalawa, the paddings. So yung padding nitong helmet na to is okay siya, maganda yung fitting niya sa mukha ko. And at the same time, nagulat din ako kasi hindi ako sanay mag full face helmet kasi nasisikipan ako sa pagsuot at pagtanggal. And this is the first time na bumiyay ako nang naka full face helmet, which is hindi ako naiirita sa pagtanggal at pagkabit ng helmet nito sa aking ulo. So that's a good thing din, kasi yung ibang helmet isusuot ko pa lang, parang ayaw na magpapasok kahit na tama yung sizing ng helmet sa akin, nahihirapan talaga akong isuot. So another thing na i-review natin is ang wind noise o yung masakit sa tenga pag umaandar. Check-in natin pag mabilis na yung takbo natin. So yan guys, habang nag-accelerate tayo is nagsasalita ako. So di naman ganun kagandahan yung mic ko. So pag hindi nyo na masyado naririnig or something, ibig sabihin is pumapasok talaga yung hakin sa helmet na to. So yan guys, so kita nyo 100 kilometers na tayo. So kung ganun, kung naririnig nyo pa ako, ibig sabihin is maganda or hindi ganun pumapasok or di ganun kaingay sa loob ng helmet na to, which is a very good thing dahil minsan nakakairita yung ingay na yun pag long drive na. So isa pa natin pag-uusapan sa helmet na to is yung visor. So ang sa gamit kong visor is yung free na smoke lens dahil mas bagay at mas maganda tignan kumpara sa clear lens. So nagamit ko na nga pala to ng gabi, and what I can say is ang free ng smoke lens is maganda dahil hindi ganun kadilim. Kumbaga usable siya pag gabi, hindi ka mahihirapan. Kumbaga marami na rin kasi ako na experience na smoke lens, pero pag gabi kasi wala na akong makita. Not like this one na kahit gabi na is usable pa rin, malinaw pa rin yung paningin ko. Although mas madilim siya compared sa clear visor, but then again, hindi mo masasabi na tiis gwapo ka dahil tinitiis mo yung, I mean, nire-risk mo yung safety mo para magmukha ka lang gwapo. So that's a no-no. But with this lens, pwede mo silang pagsabayin. Gwapo ka na, safe ka pa. And that's it mga motorista. This is the performance review of the Zebra helmet. So balik na tayo sa ating sit down review para ituloy ang ating helmet review ng Zebra. So guys, napanood nyo na ang performance review ng Zebra helmet, specifically the Spirit model, kung ano yung meron tayo ngayon. So before I end this video ay papakita ko sa inyo ang sneak preview kung ano ang nasa loob ng showroom ng Zebra. Check this out! Hello po! Meron din silang suit for track suit, and makikita nyo na lumilevel up talaga yung gaming ng
zebra kasi meron silang track suit, meron silang mga gloves, meron silang mga knee pads, goggles. So yun na, almost lahat nandito na. So kung naghahanap kayo ng mga murang quality talaga, is pumunta na kayo dito. Ganda oh. Bagay sa akin. Ganyan eh. Tapos kumurahin na to. So yun na nga guys, helmet review recap muna tayo. So when it comes to safety and durability, approved to sa akin dahil meron siyang DOT at DTI approved siya. Plus, ginagamit pa siya ni Dustin Esguerra. Number 2 is the budget. So this helmet specifically ay nagkakahalagang 2,800 pesos lang. At ang price range ng Zebra helmets ay nasa 1,500 to 2,999 lang. So imagine kung meron kang 3,000 pesos, sobrang wide ng range ng option mo kung sa Zebra ka bibili. Number 3 naman is ang kanilang design. Diba? Thumbs up sa Zebra dahil sobrang lumelevel up na sila sa kanilang designs. Hindi na sila nahuhuli sa mga designs ng kalaban nilang helmet sa merkado. So, shoutout Zebra! Congrats dahil nag-level up na kayo sa design nyo. So when it comes to this helmet, approved to sa akin. Dahil when it comes to safety and durability, okay siya. Pagdating naman sa budget, okay na okay din siya. Imagine 2,800 lang to. Pangatlo, ang design. Which is, I love the design. Bagay na bagay siya sa riding jersey ko. By the way, Zebra Helmets offers half-face helmet, full-face helmet, modular helmets, classic helmets. Meron pa silang mga helmet na pang motocross, which is nakita nyo naman sa sneak preview ng ating punta sa Zebra office. So yun nga guys, before I end this video, syempre ipropromote ko muna ang aking merchandise. Ang Motorista Muscle Shirt at Motorista Riding Jersey ay available pa pero limited stocks na lang. So guys, meron nga palang order form sa description box. Check na lang. So yun nga guys, thank you for watching. This is Tour of Motorista na laging nagpapaalala. Ride safe palagi at iwasan maging kamote sa daan. Peace!